Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay samahan niyo ako dahil magpiprint ulit ako ng isa pang passport wedding invitation na ginawa ko. Kung napanood niyo na yung mga videos na ginawa ko tungkol sa passport wedding invitation, nagprint ako or gumawa ako na ang motif niya or color motif niya ay navy blue. So ganito yung kanyang naging itsura and na-assemble ko na siya. So ngayon naman magpiprint ulit ako ng isa pang passport wedding invitation na may motif naman na red or maroon or burgundy. So, kung ano yung kulay na pagkakakita nyo, ganun siya. So, ipapakita ko sa inyo yung sample, which is ganito yung kanyang itsura. So, magpiprint ulit ako, pero sa ibang paper ko naman siya iprint. So, kung napansin niyo or kung talaga napanood niyo yung video ko, kung paano ko ginawa itong passport wedding invitation, gumamit ako ng coif na photo paper na double-sided glossy in 200 GSM. So, ito yung ginamit ko na paper nung pinrint ko ito. So, papakita ko sa inyo kung gaano nga ba siya kakapal or kanipis yung ating passport wedding invitation nung gumamit ako nitong 200 GSM kahit na meron na siyang ayan, photo top na leather yung kanyang effect. So, papakita ko sa inyo kung gaano siya kakapal or kanipis. So, ganyan yung kanyang kapal or nipis. At kung mapapansin ninyo, double-sided glossy talaga siya, as in glossy din dito. So, ngayon naman ay magpiprint ako ng panibago at gagamit ako ng ibang paper. So, ang gagamitin ko ay ito naman siya. So, unbranded siya. Pero, nakalagay dito is USA na photo paper at naka 230 GSM na siya. Ayan. Pero ito, hindi siya double-sided na glossy. So, yung harap niya is glossy, pero yung sa likod niya ay matte siya. So, magta-try ako kung maganda nga bang gamitin sa passport wedding invitation yung ganitong klase ng paper. So, mas makapal siya. Yun nga lang, hindi siya double-sided glossy. So, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung difference nila, kung alin nga ba yung mas maganda na gamitin na paper. Pero, gagamit pa din ako na leather na photo top para dito sa ipiprint ko na passport wedding invitation. Kaya naisipan ko na din na gumawa ng ibang kulay ng passport. So, contrast nito, gumawa ako ng red. Kaya kung gusto ninyo ng red na passport wedding invitation, pwede din kayong gumawa or gayahin nyo yung ginawa ko. Pareho lang naman yung mga steps na gagawin pag gagawa kayo ng layouts nitong ating passport wedding invitation. Yung kulay lang yung papalitan ninyo. So, ang gagamitin ko is ito na paper. Pero ang ipiprint ko lang ay itong sa harap. Ito lang. Yung sa loob at yung ating boarding pass at saka itong leaves ng ating passport wedding invitation ay same pa din yung gagamitin ko na paper, which is this one, yung 200 GSM, kasi mas manipis naman dapat talaga yung leaves ng ating passport invitation compared doon sa cover. So, ayun, papakita ko na sa inyo yung mga ginawa ko na layouts. So, iniba ko lang yung mga kulay nito. So, ito yun na yung mga layouts na pinalitan ko ng kulay. So, kung gusto ninyo ng ganitong color motif, pwede nyo gawin ito. Baguhin nyo na lang yung kulay na gagamitin ninyo. Gayahin nyo na lang kung paano ko ginawa yung mga layouts. So, meron akong part 1 to 5. Kasama na doon yung sa boarding pass. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, ito, dinoble ko ito kasi ito, tsaka ito, isa lang yan. Dahil isang paper lang yung gagamitin ko dyan. Or yung 230 GSM na USA photo paper ang gagamitin ko dito. So, ito, ang magiging kalalabasan nito is parang matte siya or matte, hindi siya matcha, kundi matte. And then, ito naman yung glossy. So, since iba yung paper nila compared dito, nakaseparate talaga sila and dalawa yung ipiprint ko na para hindi na masayang. Pero ito, same pa din siya doon sa coif na double-sided glossy ang pagpiprintan ko. So, siguro hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko ipiprint lahat ito dahil naipakita ko naman na sa inyo kung paano nga ba magprint ng passport wedding invitation. So, panoorin nyo na lang yun kung gusto ninyong malaman yung proper way of printing nitong ating mga layouts.
excited na siya na i-print ko na, and sobrang ganda ng kinalabasan niya, as in para siyang maroon red. So kung gusto ninyo ng ganitong kulay, pwede din na ganito yung gawin ninyo. So gayahin niyo lang kung paano ko gawin yung mga layouts and palitan niyo lang ng kulay. And ito yung pinrint ko doon sa photo paper na ganito, yung unbranded. So, USA. Ewan ko, USA photo paper brand yata ito. Basta ganito yung kanyang lalagyan or yung plastic. So, USA photo paper yan. And ito yung pinrint ko doon sa paper na yon. So, kung makikita ninyo, glossy yung sa may harapan niya. Pero, matte naman siya dito sa likod. So, hindi talaga siya glossy. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung anong difference doon sa una ko na pinrint gamit yung double-sided na photo paper. Double-sided glossy na photo paper. So, ang napansin ko dito sa pinakaharap or yung doon sa glossy side ng photo paper is kuhang-kuha niya mismo yung kulay doon sa pinrint ko. So, ito talaga yung kulay doon sa layout na pinrint ko. Pero pagdating dito, eto, dapat may pagka-red din to. Pero parang ang nangyari is, naging parang golden yellow yung kulay niya. Ayan. Naging ganyan yung kulay niya. So, papakita ko sa inyo yung difference nung kulay niya dito sa may matte and doon sa actual na layout ko. So, hindi ko sure kung talagang nakikita siya ng maayos. Pero, kung titignan ninyo, naka-red talaga ito and iba yung kulay niya dito. Ayan. So, ang ipapakita ko na lang sa inyo ay yung kulay nung ibang pinrint ko na nasa glossy side. So, ito yung pinrint ko doon sa matte. Ayan, ganyan yung naging kulay niya. Pero dapat ganito talaga yung kulay niya. Ayan, may red talaga siya. Ayan. And ito naman yung glossy. Kung makikita ninyo, kumikintab-kintab na side yan, oh. Pero dito, wala. Ayan. So, yun yung naging difference niya. Medyo may change doon sa kulay ng print. So, ito, yung isang side lang, lalagyan ko ng photo top na leather yung effect niya. So, ito lang yung lalagyan ko kasi meron akong ginamit. Or, kung nakita ninyo or pinanood ninyo yung video ko doon sa nakaraang pag-assemble nitong passport invitation na ito ay yung kalahati lang nitong photo top yung ginamit ko. So, of course, yun lang din yung gagamitin ko dahil meron pa siyang kalahati and sayang naman. Ayan. Kaya, lalagyan ko itong isang side lang. So, of course, lalagyan ko pa din siya nitong photo top para meron pa rin siyang effect na pagka-passport tulad nito. So, ayan, nalagyan ko na siya ng photo top. Kung papansin ninyo, magkaiba na yung kanilang texture dito. So, ito yung glossy and ito na yung may photo top. So, of course, hindi natin siya may kukompare doon sa una nating ginawa kung hindi ko siya i-assemble. Kaya, i-assemble ko na din siya. So, kung gusto ninyong malaman kung paano ang pag-assemble, meron akong video kung paano siya gawin. So, yung video na ipapakita ko dito ay bibilisan ko na lang para hindi masyadong mahaba yung ating video. So, ito na yung dalawang passport invitation na ginawa ko. So, pareho sila na leather yung kanilang effect. Ayan, sa pinakaharap. So, ito, ang ginamit ko na paper dito ay yung coif na double-sided glossy in 200 GSM. And ito naman ay yung USA brand siya na 230 GSM. Pero, hindi siya glossy. So,
or hindi glossy yung sa kabilang side. So, ipapakita ko sa inyo yung difference. So, kung papansinin ninyo, kaya hawak-hawak ko to kasi kapag binitawan ko, gaganyan siya. So, normal lang yan. Ganyan din yung kinalabasan niya nung unang gawa ko din ito. Pero kapag once na nalagyan nyo na siya ng ribbon, mag-stay na rin siya. Kaya siya nagkakaganyan dahil din doon sa makapal na papel and of course doon sa nilagay pa natin na photo top. So normal lang yan. So papakita ko na sa inyo yung difference niya. So ito yung ginawa ko doon sa 200 GSM na double-sided glossy. So ganyan yung kanyang kapal. And ito naman yung 200 GSM or 230 GSM na matte yung kabila, hindi siya double-sided glossy. Ayan, so ganyan siya. Ayan. So masasabi ko na mas maganda ito dahil mas makapal. Oo, mas maganda talaga kapag mas makapal. Ayan, compared dito na hindi siya ganun kakapal. Pero ang kinaganda naman nito is glossy yung dito na side niya. And yung dito din na side, glossy pareho. Ayan. Compared dito, hindi siya glossy and pati rin dito sa kabilang side. Pero ito, glossy siya. Ayan. So, yun lang naman yung difference nila. Pero of course, mas maganda ko yung ito, yung makapal talaga siya. Maganda ko yung kapal nito. Yung kapal nito, maganda siya. Pero maganda ko din yung double-sided glossy, yung sa loob niya. Ayan, so pili na lang kayo kung ano yung gusto ninyong gamitin. So naipakita ko na sa inyo yung difference nung dalawang photo paper na available sa akin. So pwede kayong pumili kung ano yung gusto ninyong gamitin. And of course, magkaiba din sila ng price. So ang tinutukoy kong price is yung price ng paper kapag bibili kayo. Ayan, so magkaiba sila ng price. So ayan, naipakita ko na sa inyo yung difference ng paper na ginamit ko dito sa pinakalabas ng ating passport invitation. So pumili na lang kayo kung ano yung gusto ninyong gamitin. Yung mas manipis ba pero double-sided glossy or yung mas makapal pero hindi siya double-sided glossy. So magkaiba din yung price ng paper nila. I think mas mura yung hindi siya double-sided glossy. Ayan, so USA brand ito, pero ito naman is Quaff brand. So, yung bili ko dito is, hindi ko alam kung ano nga ba talaga yung brand nito. Basta nakita ko na lang siya. And, ayan, nag-check out ako. Ganito yung kanyang itsura. USA photo paper na 230 GSM. Ayan, so mas makapal siya. Yun nga lang, hindi siya double-sided glossy. So, pumili na lang kayo kung ano yung gusto ninyo. Ipakita ko na sa inyo yung difference. So, yun lang naman yung gusto ko ipakita dito sa video na ito, yung difference ng dalawang photo paper na available ako dito. So, pwede kayong pumili kung ano yung gusto ninyong gamitin. So, sana nakatulong ko sa inyo kung ano yung gusto ninyong piliin na gamitin para sa inyong passport wedding invitation. So, ayan, thank you so much for watching and sana nagustuhan ninyo ang video na ito. So, kung gusto ninyo na gayitong kulay, pwede din. Or kung gusto ninyo na gayitong kulay, sobrang ganda din niya. So, ayan, pumili na lang kayo and thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na ito. So, kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin kayo ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!